Hi guys, welcome to my channel again. Sa araw na ito, magluluto tayo ng chicken penne soup pasta. Yan. So, dapat po macaroni. Pero wala akong macaroni. Eh, pandemic. Kung anong meron sa bahay, yun ang niluluto ko. So, actually, hindi po ako nagluluto para lang sa video. Ako po ay nagluluto. Ang isinishare ko sa inyo ay yung araw-araw namin na kinakain. Yan po. So, meron tayo ditong carrots. Meron din tayong bacon. Ayan. Inislice ko ng cubes. Meron tayong shimiji mushroom. Ayan. Kinat ko din siya ng parang cubes. Tapos mayroong sibuyas. I cut it in cubes too. And then leeks. And ito yung ating napa-cabbage. Inislice ko din po ng cubes yung white parts. And then, meron tayong corn. Ayan. Ano ko po siya mamaya? Yadyadin ko. And itong chicken, triple the chicken, akin po yung i-cubes mamaya. So, yan. Basically, that's all. And, syempre, meron din po tayong garlic para, syempre, mabango. Tsaka yung pong dapat cabbage, diba? Pero, wala po akong cabbage ngayon. Hindi po basta makapunta sa palengke, mahigpit. So, meron ako yung napa-cabbage, kaya po yun ang gagamitin ko. So, iyan na. Everything is ready actually. So, hihiwain ko lang po yung chicken natin ng pa-cubes. Ayan. Unahin natin itong chicken breast. And kung kakaunti siya, dagdagan ko siya na parang yung galing sa wings. Kasi po, balin kahapon, nagluto ako ng isang buong chicken. And ito yung leftover, kalahati. So, bali, kung titingnan niyo parang sabihin nyo, antigas, galing po yan sa rep. And sadya ko po siyang hindi agad nilabas para kasi para mas madaling hiwain. So, pag chilled pa siya, mas madali siyang hiwain. Ayan. Madali ding ihiwalay yung mga buto-buto. So, hiwalay lang natin yung buto. And then, hiwain natin ng cubes. But anyway, kung kayo pa'y magluluto, syempre, kung anong hiwa ang gusto nyo, yun ang masusunod, diba? Tsaka, pwede nyo itong anuhin lang eh, yung nit-nitin ba? Ganito ba? Ninit-nitin mo lang. Pero, gusto ko kasi, parang yung, ang pagkinain, yung shape nila pare-pareho. Ayan, so i-cubes, kakat ko po siya ng medyo, kahit hindi perfectly cubes naman, basta hindi lang mahahaba. Yung medyo may pa-square-square, okay na yan. Ayan, himayin lang po natin. Hindi na po kailangan na pare-pareho yung sukat. Na talagang cube na cubes. Kasi hindi naman po to pangkain ng sa restaurant. It's just home food. Talaga po yung sinishare ko sa inyo. Hindi po ako pupunta sa palengke para lang bumili ng special na mga Ricardo at para lang po lutuin sa ating video. Hindi po. Kung ano po kinakain namin araw-araw, 3 times a day, yun po ang binibidyo ko at yun po ang sinishare ko sa inyo. Talagang extremely home food talaga. Tsaka makikita naman kung matagal na po kayong nag-umpisa po, nanonood na kayo, alam nyo na mga ingredients ko, hindi napapalitan, laging iyon. Yan, yadyad sa amin po, Quezon po, yadyad din ito, so yadyad din natin yun ng mais. Ayan, tapos paghiwa-hiwalayin natin sila kasi they stick together. Paghiwalay natin sila kasi palagi sila mag-stick. Ayan. Yadyadin muna natin. Yung pong pinagyadyadan, tatabi ko kasi kakagating ko yun mamaya. Kasi po may juice yun. Ayan. Very lang po itong soup na ito. Very light. Wala po ibang ingredients. Pure lang po talaga. Tsaka yung sabaw niya, yung pinaglagaan ko ng manok.
yun din pong isasabaw natin. So, basically, ang ilalagay lang natin dagdag na ingredients dyan ay yung ating kaunting salt and tsaka maraming white pepper. And lalagyan ko rin po siya ng kaunting toyo para hindi naman masyadong ano, mabutla. At hindi ko po siya lalagyan ng gatas. Kasi po, hindi po gusto sa ni bossing ang may gatas. So, ayun. Pero kung gusto niyo pong lagyan ng gatas, okay na okay po ito kasi wala naman po halos itong pagkakaiba sa macaroni soup, eh lagyan niyo ng gatas, okay na okay lang. Yan, bali isang almost 1 cup ng ating mais. Yan. Umpisa na tayong magluto. Ang bilis lang. Kaunti lang pong mantika nilagay ko, pero siyempre nasa inyo kung gaano mantika lalagay nyo. Then ilalagay po natin yung ating bacon. Hindi po pwedeng hindi lagyan ng mantika pag magluto ako ng bacon na ito kasi wala po itong mantika. Puro laman po to. So para lang siyang ano, inulit ko naman yung sinabi ko ng isang araw. Para lang siyang smoke na spare na ano, pork belly. Yay. Ayan, ihiwalay ko muna itong aking bell pepper. Hindi ko po alam kung lahat ng macaroni soup ay may bell pepper, pero lalagyan ko yung sa akin kasi meron po kaming bell pepper. And parang masarap po na yung sopas ko eh makulay. So lalagyan ko po ng bell pepper. Pero kung hindi po ninyo gusto, hindi nyo krusonada ang may bell pepper o kaya ay lara, huwag nyo pong lagyan. Kasi ito pong bell pepper na to, tsaka yung maliliit nating lara, magkaiba po ang lasa eh. Ito po, very sweet po ito. So, yan. Inihiwalay ko lang siya. Dami kong paliwanag. Yan, gisa lang natin po. Hanggang sa ano, bumango lang. Tapos lalagyan natin yung ating sibuyas, yung leeks, at saka yung bawang sabay-sabay na po. Yan. Kasabay na po yung bawang kasi hindi naman po siya masusunog dahil nauna na yung carrots. Lagyan po natin ng ano, layer ng seasoning. Isang ano, lagyan ko ng isang kutsaritang asin muna. Tapos paminta. And yung pong again I will say na ang pagtitimpla po, kung anong kung meron kayong gustong ilagay na extra ingredients, pwedeng-pwede po. Kasi siyempre, ikaw naman ang kakain, 'di ba? Alam nga naman na sundin mo lahat yung ingredients kung hindi naman naaayon sa iyong panlasa. Yan po, halo-halo lang. Lagyan na po natin yung bell pepper. Ay, by the way, naglagay po ako ng kalahati muna ng manok and titingnan ko kung okay na, tapos kung hindi okay, lagyan ko pa ulit mamaya. Kasi, ay ina-avoid ko po yung leftover. Ayan, lalagay ko na yung puting party po ng ano, ng napa-cabbage. Sandali lang naman po natin ipa-fry yan ng ano lang yun para lang ba bumango. Tapos lalagyan na natin ng chicken broth. Nagsisison po ako ng paminta by layer. Paglagay ko ng isang gulay, lagyan ko ng kaunting paminta tapos mamaya ulit para maabsorb ng gulay ang ano, ang paminta, yung lasa. Hindi, para hindi po yung sa ibabaw lang.
by layer po ako maglagay ng salt. Ayan, itinudo ko na po yung chicken. At papalitan ko yung aking kaldero kasi masyadong maliit. Kasya naman siya, kaya lang eh ayokong mag-overflow siya pag kumulo. Kaya ayan, palitan ko siya. Nilagay ko na po yung corn. Gusto ko siyang magisa-gisa muna sila bago ko ilagay sa kaldero. Ayan, lilipat na natin. Okay na. Parang lumukso lang ha. See, kakalhati din naman. Kaya lang gusto ko po yung ano. Parang ayoko nang aawas yun sa baho. Yan na po yung ating chicken broth. Dagdagan po natin ng isang kutsarang toyo para medyo hindi maputing maputi ang kulay. Tapos tatakpan lang sandali. And then pag kumulo na siya, lalagyan na natin yung dahon ng repolyo saka yung macaroni, and then okay na po yan kasi pre-cook na po yung macaroni natin. Iniluto ko po siya ng hiwalay, pero yung iba po sabay-sabay lang niluluto. Ayoko pong ma-overcook yung vegetables, so iyan kasi magre-reklamo si Bossing pag wala siyang nanguya na vegetable. Paminta uli. Kasi ang sopas po masarap pag maraming paminta. Tsaka yung pamintang puti dapat talaga. Hindi masyadong bagay sa kanya yung black na pepper. So, puti. Ayan. At hindi po maraming sabaw yung aking. Kung ano lang po yung aking chicken broth, yun lang po ang sabaw ng aking macaroni. Actually, is penne macaroni pasta. Ang dami kong sinabi. Yan. Ang bango-bango na. Yan lang po ang dinner namin. Wala na pong iba. Wala po yung kaulam na tinapay. Wala po yung kaulam na puto. O ano pa man. Yan lang ang aming hapunan. So, basta po sa hapunan, yung ano lang kami, yung mga gaan na pagkain. Nilagay ko na po yung dahon ng repolyo. Tapos, tatakpan natin para makulog. Ma-steam lang siya, okay na. Ano ang sinasabi ko? Yung pong dinner namin, laging very light. So, macaroni, tapos, lugaw, yung mga ganun po. Tsaka, noodle soup, yan. So, yun na nga po. Basically, kung anong i-share ko sa inyo, kung anong i-video ko, yun ang kinain namin. Walang special. Walang special po. Kaya makikita ninyo na it's just a regular thing, bulol ako na sa bahay. And then, mapapansin nyo yung plato ko, pare-pareho rin lang. So, yun na po. Kasi, ako din naman na maghuhugas nun eh. So, bakit ko pa iiba-ibahin, di ba? It's a home cooking food, everyday food, so it's not a restaurant. Yan, ito yung aking bowl para sa soup. Yan, forever.
Kaya lahat po ng video ko makikita nyo, I use everything the same. So, walang makakakapi ng aking video. Yan. Ang ginagamit ko lang yung paborito kong gamitin. Ay, naku, ang sarap po nito. Maraming salamat po again sa panonood. Kung sino makakaabot sa point na ito, maraming salamat and give me thumbs up, please.